Ayan, maglilipat lang tayo ng SLP to Binance, and then SLP gagawing USDT, and then gagawing AED. Okay? Tapos yung iba, half of it, ililipat natin pabalik ulit ng Ronin, pero as Ethereum niya, as WETH. And, so okay. Set up lang natin. The first thing to do is, punta lang tayo sa ating bridge. And then sa bridge natin, mag-withdraw tayo ng assets natin. And yun nga, ang laman ng ating assets currently ay meron tayong 7,723 SLP na ililipat natin papunta ng Binance. So the same method na ginawa natin last time na diretso na tayo magde-deposit ng ating SLP to Binance. Just go to wallet and then fiat and spot. Pagpunta mo sa fiat and spot, since SLP ang ililipat mo, you have to search the coin SLP. Okay? At ito yung magiging receiver, it means magde-deposit ka dito. Okay? And the network na papasukan mo is within the ERC-20 network. And ito yung reminder lang na new contract of the SLPs ends with the AAA-25. So, okay yan. And ito lang yung mga keynotes na kailangan natin. Send only SLP to this deposit address. And of course, maintain na nasa ERC-20 ka para aligned yung transaction. So, copy mo yung address. Then go back to the Ronin Bridge. Yun na yung magiging destination ng address mo. Okay? Ending with A6AF. And sabi, select natin na SLP yung inilipat natin. And we get 7,723. I can max it out para malaman natin para maisagid na natin. Pero para malaman naman natin yung gas fee na kailangan natin i-maintain sa MetaMask wallet ay i-check natin sa gas live. So first, ensure natin na nakalink tayo. So marami dito sa taas, yung oblong na to, yung ating mga network collections. And i-ensure natin na nasa loob tayo ng Ethereum network. Ang sabi nga doon kanina, di ba, ERC-20, it means it's an Ethereum RPC or Ethereum network natin. And I have an available $46. Check natin ang gas fee pag naglipat tayo ng SLP. Kasi we will be withdrawing SLP. So withdrawing SLP will require about $27 sa mga oras na to. So pasok yung aking budget for the gas fee. Kasi ang magbabayad ng gas fee sa paglipat ko ay si MetaMask pa din. Okay? Itong note na to na only withdraw to your MetaMask, basically ang ibig niya sabihin is only withdraw using your MetaMask. Ang mangyari pa rin yan ay MetaMask pa rin na magbabayad ng gas fee. And basically yun na yun. Your source will be the Ronin network, the Ronin address na pinanggalingan mo, ends with F2B2. Ang pinanggalingan ko ay iyon, F2B2. Nandiyan yung laman na pera. So my source, the source of the funds has enough SLP na papadala, at na-fetch naman yun dito na nakita niya na yun yung available mo nga na SLP. And ini-next na natin, at itong yun niya, for you to check na rin yung gas fee. So, ingat lang minsan, kasi minsan nag-i-spike ang gas fee. Minsan, silip-silipin nyo rin by clicking this. Okay? Yun nga, medyo bumaba ng konti ngayon. So, good. So, balik lang natin. Okay na ako doon. Ulitin natin yung proseso para refresh. Max natin to. And next. And I understand. Okay? So dito, there are two steps. Withdrawal confirmation using the Ronin Bridge. Magkikreate ng gateway contract para makalabas siya ng Ronin. And still, the Ethereum confirmation with your MetaMask. So doon pa rin siya makikiride para makalipat na siya fully sa ating Binance. So confirm lang natin yan. Okay? Wala namang bayad pag nag-create na tayo ng gateway contract. And confirm. 1:37 later. Error. Yun. Nakabukas na yung gateway contract. So, basically, may tatawid na natin siya from the bridge. And now, you will confirm it through MetaMask. Okay? So, yung only withdraw to your MetaMask basically is you still need to confirm it through or using MetaMask.
you are not bypassing MetaMask. Okay, so sa mga naku-confuse about sa konsepto ng running bridge to Binance or any exchange wallet, ko-confirm nyo pa rin po sa MetaMask. Okay? And yun, once na-click mo to, hintay lang tayo ng confirmation sa MetaMask. So sabi natin, dumaan pa rin siya sa MetaMask natin bago niya ilipat dun sa ating destination address. And ngayon, medyo mataas ang gas fee, naging $34. Yeah. And yun. Basically, na-withdraw natin completely and monitor natin sa EtherScan. So sabi dito, about 1 hour, pero syempre, monitor lang natin dahil malapit naman na yung transaction queue ng 100% and hintay lang tayo. 1 hour later. Naging successful na sa part ng paglilipat ni MetaMask, ni Ronin, from Ronin MetaMask to, ano, to, what do you call this, Binance, yung pagtawid ng SLP natin, okay? Ito, ang naging final transaction fee natin is $25.8. So, yung estimated kanina na maximum transaction price is $34, ang naging actual transaction fee once na ma-confirm na is about $25.80. So, check natin kung nasa ganun nga. So, yun, medyo nakatipid tayo. Isang tawiran, nakatipid tayo ng gas fee. Kasi yung withdraw SLP is about 28. Ito, nakatawid na ito to Binance ng isang gas fee lang worth $25. Okay, so hintayin natin siya makapasok dito sa Binance natin. Nasa fully maipasok na siya. So hintay-hintay lang tayo. Later that same evening. And yan. So ito na yung kaya na sinasabi natin. For only $25. Okay? Nakatawid yung ating amount na 7,000 ng current na ngayon na withdraw SLP is about 31. So basically, nakatipid tayo ng maganda-gandang gas fee. Okay? Doon sa mga nagsasabi na hindi ito pwede, sana po naiintindihan niyo yung konsepto ng paglilipat sa address. Ang pinaka-requirement lang naman po is nasa tamang network kayo at nasa tamang token address kayo or token destination, hindi po mawawala ang inyong SLP. 7,000 po inilipat namin. Last time, 20,000, 30,000 nililipat namin dati. Pinapakita namin. Kasi hindi po kami natatakot because we're doing it right. Okay? Kung mapansin nyo, yung mga networks na pinapasukan naman, puro tama. Ayan po yung mga wallet addresses natin. Tama naman siya. And the sources, syempre, mag-iiba-iba depende kung saan ko siya kinuha. Pero hindi po kami natatakot kasi tama po yung ginagawa namin. Okay? Yung recommendations lang naman dito, based dun sa pakipag-usap natin sa mga developers ay, only withdraw to your MetaMask. Ito ay para, dahil ang target nila ang i-educate or bigyan ng instruction ay yung mga beginners, yung hindi pa kabisado. So basically, kung hindi mo kabisado kung paano maglipat sa mga exchange addresses, yes, I would agree, itawid nyo muna ng MetaMask para safe yung mga nodes, and then tsaka nyo hanapin kung saan exchange address na kayo. Kasi once nasa decentralized address na kayo, like yung MetaMask or wallet, decentralized wallet like MetaMask, madali na kung saan mo gustong dalhin na exchange address. Pero for advanced users na marami ng experience sa paglilipat ng mga coins and tokens, go with this option. Because this is really a working option. Wala nang kailangan i-test dito kasi this is really a standard practice in a decentralized exchange or application. Okay? Bawas-bawasan ng pagkakape. Yeah. So, completed na. Okay? Tinangkin na ulit namin ang 7,723 SLP sa mga kabado. So, basically, pumasok na itong deposit mo sa iyong fiat and spot. So, you can check. Go to the wallet. Go to fiat and spot. And, boom! Meron akong 7,723 SLP. Which is about 73,000 in peso. And, I will trade it muna sa USDT. Okay? So, since USDT ang pagtitraden natin, okay? So, hanapin natin yung coin pair na trade ito sa SLP to USDT. Pwedeng ito yung Ethereum, sabi ko nga kanina, pwede mong sa Ethereum siya dalhin kung gusto mong ibalik mamaya totally sa Ronin yung SLP mo. Pero pwede rin naman dito sa USDT tapos mamaya ka na mag-trade ng Ethereum. Kasi nga, ang goal nga natin is makapagtabi tayo ng konti para pang in cash, makapagtabi tayo ng konti para sa Ethereum. Okay?
So, when buying, okay, or when selling SLP, or when vice versa, when buying USDT using SLP, syempre gusto mong magbenta sa medyo mataas. Di ba? Bebenta mo yung SLP mo, dapat maganda ang bigayan. Okay? So, may dalawa kang columns dito. You will buy SLP. Pero bakit ka bibili ng SLP? Ang dami mong SLP. So, pupunta ka sa sell SLP. Okay? So, dun sa chart, pwede mo pang itrade yan, hintayin mo pang tumaas para magbenta ka ng pataas towards doon. You can check the charts kung ano na siya, kung paakyat siya, kung gustong pang tumaas ang kita. But, yun sa akin, ang gagawin ko na lang, since ang goal ko lang naman today is makapag-convert na into AED. Wala na akong pakialam. Siguro, i-hit ko na lang yan just close to the prevailing amount ngayon na about 0.188 plus. Okay? So, siguro, i-trade ko na yan ng mga 0.1890. Okay? Kasi nasa 186 na siya eh. Right? So, maximum ko na yung USDT dahil sasagot ko naman. And I could earn about 1,459 USDT. And yes. Okay? So, na-create na yon. So, hintayin lang natin. Nag-green na siya. 0.1886 na siya. Hintayin natin ma-hit yung 0.1890 para ma-fill na yung order. And for you to check kung ma-fill na yung order, may open order sa'yo dito na nag-sell ka daw ng 7,723 SLP for an amount of 0.1890 per SLP at wala pang nafi-fill. Sibig sabihin, wala pang bumibili. Wala pang nakakakursunada sa hinihingi mong presyuhan. Okay? So, akit din slowly, ayun, medyo malapit na, nag-hit. So, sana umakit na siya. 0.1888. So, monitor lang kayo. Pwede nyo palakihin itong view na to. Yan. Para makita yung monitor ninyo. Ayun, 1888 na siya. So, isang order na lang, meron makakabili niyan. Isang pumatol na lang doon. Okay? Ignore nyo na lang itong mga indicator charts na yan. Yan ay ginagamit ko for the trading. But, tignan nyo na lang yung nandun sa taas. So, 1889. Konti na lang. Isang ihip na lang ng hangin yan. Ayaw pa niyang patulan. Ayaw pa niyang i-break yung point na yun, yung may mga zero. Buy na po kayo. So, na lang yan. I-buy nyo na. Bo. Kung medyo naiinip kayo sa mga konting segundo na yun, pwede nyo pa rin i-update kung magkano yung gusto nyo maging bentahan. Right? So, yun. Konting-konti na lang to. So, yun. Nag-hit na. So, check natin kung na-fill na yung ating in-order. Okay? Yun. So, sinabi doon sa atin na na-fill na yung order. And, refresh lang natin to. Go to wallet. Go to fiat and spot. Ayun, tama. Na-fill na yung lahat ng in-order natin 75%. Marami nang pumatol doon. So, meron tayong 73,000. Okay? So, dun sa naging conversion natin is about 1,458 USDT. Okay? Yun na lang natin. Check lang natin kung magaling naging final rate. Okay. Yeah. So dito, ang target natin is example, maglilipat ako ng aking USDT ng ibang portion ng aking USDT into peso as an example lang. Example ko ay say maglilipat ako ng about 400 USDT. Check natin. So kapag gusto kong i-encash yung portion nito, tong say 458 na USDT, I will go muna siguro sa ating, I will go to P2P. And then pupunta tayo ng in dirhams, UAE dirhams. So, P2P trading. Okay? Pwede mo lang idiretso dito. So, if I will show my balances, wala pang laman yung aking fiat and yung aking P2P wallet. So, what you will do is go back to fiat and spot. And maglagay kayo nung kung magkano ibebenta ninyo. So, ay ilalagay ninyo sa inyong P2P wallet. So, I will transfer a fund
of roughly about, say, lipat tayo ng fiat and spot to my P2P. Ang gusto ko lang i-trade, halimbawa, for USDT, ay yung putol siguro, 458. Okay? 458. Yan. Para saktong, yung may iwan ay saktong $1,000. Okay? Confirm ko yan. So, naiwan sa iyong fiat and spot yung $1,000, 50,000 pesos. Okay? And punta na tayo sa P2P. Dapat nandun na yung ating ipang titrade o ibibenta sa tao na $458. And yun, I have $458 dito and isa-sell ko na siya sa dirhams. So, I will sell it sa dirhams kasi gusto ko siya ng in dirhams nga. And hanap ako ng mga bank transfer kasi yun ang gusto kong bayaran ngayon. At yun, sa mga nasa UAE, ito yun, hanapin nyo lang kung ano yung suitable sa inyo. Kasi gaya nito, I only have like $458. So, in dirhams yan, about 1,600 dirhams yan. Okay? So, hanap tayo nung medyo papasok doon sa ganung presyuhan. So, si Crypto King hindi. Ito yung mga limits. Ito gusto niya, 24,000 dirhams, 55,000. So, malalaki yung mga nandito sa may harapan. Hanap tayo na medyo papasok doon sa maliit nating ipapadeposit. And sana meron at sana hindi masyadong mura mabili. Ayun, meron dito tatanggap ng 900 si Crypto Raja. Maganda naman ang completion rate niya, pero we will check kung pasok yung bank transfer at gano'ng katagal. So pag may check naman, so it has been verified na by Binance and with these 710 orders and 97% completion, this is already impressive. I will try to sell my USDT and look for the payment instructions niya. So sabi niya rito, yan, so this is Crypto Raja from Abu Dhabi and ito yung mga bank accounts niya, Emirates NBD and all, and pwede nating i-save yung kanyang WhatsApp number para ma-monitor natin kung maisasend niya rito. Check lang natin dito. Okay. So, sinasabi niya rito na about 2 hours bago niya maipasa yung 120 minutes bago niya maipasa yung pera. So, if you're happy with it, i-deal na natin yon. But if not, pwede pa natin tayo humanap ng pasok pa rin dun sa budget and mas mabilis. Okay? Wait for like 3 hours. Guruha pa tayo dito. Ito, medyo may mga maliliit pa sa baba. Ito, so far, si Crypto Raja na, o itong seller na to yung medyo okay in terms of credentials. Okay? Ito, pwede naman, but it has 98% win rate at sana maganda yung kanyang payment terms. So, ganun po tayo mamimili. Okay? Hindi ko po sila ini-endorse, pero mano-mano nyo lang po hanapin kung sino sa kanila yung papasok. Ulitin natin, bank transfer. Hanapin natin yung pasok sa kaya lang magbigay ng 1,600 dirhams sa mga oras na to. Ito, medyo mataas to. Yun nga lang, 5,000 siya. Kasi maliit lang yung pinasok natin eh. $400 roughly lang eh. Ito na yung pinaka-okay para sa akin. Tiisin ko na yung 2 hours na maghihintay ako. Pero the good thing with this ay kahit na maghintay tayo ng matagal, is hindi mo naman i-release yung USDT hanggat hindi ka nababayaran. Okay? So, parehas lang naman yon yung kanyang USDT. Ang sabi dito, we will share the bank accounts in the Binance chat box for you to initiate the deal. Okay? And then you will i-upload niya yung transaction receipt. Okay? And sabi nga dito, i-transfer niya yun, pwedeng yung lahat na, and I will receive this. Or pwedeng gusto natin, isakto natin $450 para walang putal, then I will receive this amount of dirhams. Or vice versa, pwede mo rin na mailagay eksaktong 1,600 ang ilalagay mo. Okay? Yung EED naman ang gusto mo ma-receive na eksaktong 1,600 and yun, papasok na siya doon. And you will select which bank mo ipapasok yung pera. So kagaya ko, sabi niya may Emirates NBD daw siya,
yung account ko na may Emirates NBD ang gagamitin ko. At dito, yung may account na may Emirates NBD ay yung una. Okay, double check ko lang para siguradong doon pupunta. Yan. Yung may 9701 ang aking Emirates NBD and yan. Okay? So, isa-send ko na to. Pwede mo na siyang contactin. Save natin yung kanyang WhatsApp number. Okay? And I will sell it. Sell USDT. Okay? So, successfully place an order, mapupunta siya dun sa ating chat box. Pwede mo na siyang kausapin dito and i-relay mo na lang na bank transfer. So, pwedeng nandito natin i-resend sa kanya. Okay. Pwedeng i-retype, sorry. Okay. So, hintayin natin may transfer niya yung pera sa atin bago natin i-release yung ating USDT. Yan. So, pwede mo rin siyang i-add or message natin sa inyong WhatsApp. 2 hours later. And yun, nag-ano na siya ng confirm to release. So, ibig sabihin, nag-transfer na siya. We will need to verify kung pumasok na yung kanyang amount. Okay? Pwede mo i-acknowledge na rito na receipt. Received. Thanks. Okay, and then hit mo na yung confirm release. And I have confirmed it. And that's it. Go to your Google verification code or phone verification. I have a Google Authenticator. Okay. And that's it. May pera na ako. Okay, and then don't always... thanks for the smooth transaction. Okay, that's it. Na-convert na natin into USDT, into AED. So, may pera na ako. Okay? Now, ililipat naman natin yung 5,000 to, yung 5,000 plus, ano, 50,000 pesos roughly, or 1,000 USDT, papunta naman sa Ronin. Babalik natin kasi gusto kong bumili ng Axie. Okay? Asan yung ating, so, punta tayo sa wallet, balik tayo sa Fiat and Spot. Kasi nandun sa Fiat and Spot yung ating $1,000. Yung kanina, di ba? Na ano natin. And dito, dahil gusto nga natin na gawin siyang Ronin, you will trade it to Ethereum. Kasi ang pinabibili sa Ronin is wrap Ethereum with. So, Ethereum muna ang ating hahanapin for the trading. And we will look for the Ethereum and then go to the trade and look for the coin pair Ethereum and USDT. So now, kapag bibili ka ng USDT, di ba? Ang madalas ang dapat ang ginagawa mo ay bibili ka kapag mura. Okay? Magmura ang USDT. Ay, ang Ethereum. Pero hindi mo natin i-consider yung value of the trade or yung kung paano nyo lalaro in pa yung trading. But we'll just set it kung anong available. I have $1,000 and I will buy Ethereum. Imamax ko na yan. And whatever siguro yung nandito, so, 3,237 to, and then probably I will buy at about 3,235. Okay? So, ganung set point. And I will buy all of it para ma-preserve ko yung value ng USDT na yon roughly. And I will buy Ethereum. And hopefully, ma-fill ka agad yung ating order. We have a buying, we are on the buy side now. And ang gusto nating amount na makuha is, sa gantong presyo, 3,235. And yun, may pasok natin siya. At medyo tumataas siya. You can cancel the order. Medyo bullish siya. Pwede mo itong abangan doon. Okay? Para mas mabilis kaysa maghintay tayo ng matagal. Kasi hindi naman natin gusto mag-trade for this. Okay? Cancel muna natin yan.
And retrade natin siguro somewhere like 39 to 3240 para lang mabilis yung transaction. Okay. So, filled na kagad siya kasi nga nasa bandan dun natin binenta. Filled na kagad yung order na yon, and we can go to our wallet ulit, Fiat and Spot. So, expectation mo, dapat wala ka ng USDT. Meron ka dapat Ethereum, which makes sense na ito, meron kang 50,000 pa rin. So, preserve. Kasi yun ang kagandahan pag instantaneous yung pasok mo. Kung ano yung value ng pera mo, yun pa rin siya. Pero yung pang mapataas yan kapag, syempre, napaakyat mo pa, ay napababa mo pa yung Ethereum. Okay? And yun, dadalhin na natin siya to our Ronin. So, we will withdraw. At, pasok na natin yung address na pagdadalhan natin. Pero dito, hindi na agad makakatawid yan ng diretso ng Ronin. Kasi si Ronin is just the destination na wrap Ethereum. So, dadaan ka pa rin dito ng MetaMask. And that's where your MetaMask will work as a landing point bago pa iya makarating doon sa Ronin Bridge. So, copy mo lang yung Ronin address mo. Paste mo dito. MetaMask address mo, sorry. Paste mo dyan. And then, choose again the Ethereum network, which will cost about 573 pesos. Okay? Or roughly about $11 yan. And, i-max na natin, sagad na natin. And we will withdraw it. Kapag withdraw natin, you fully understand naman na nandun yung network ka. Okay? Double check mo lang, Ethereum mainnet, nandun ka sa loob, and continue. So, get your phone verification, the email verification, and the Google Authenticator. So, try ko muna to. Google Authenticator. And phone verification. Boom. Okay. And then, sa email ko. Submit ko na lahat. Go. So, nandito na yung address. Pwede mo i-save yan, yung address mo na yan para hindi ka nalilito in the future. So, itong mga approval na mga nandito, okay lang yan. At yun ang mga standard prompt lang naman. Okay, pwede mo i-save ito, itong iyong address na yan to your Binance Wallet para hindi ka na paulit-ulit. Ito, yan. Pwede mo siyang i-save sa iyong Binance Smart Chain Wallet. Or pwede rin later kung ginagamit nyo itong Smart Chain Network ninyo for the Smart Chain Network, pwede yun. Pero we're using Ethereum Network this time. Ayan, hintayin natin makapasok siya sa ating MetaMask. It will require about 12 confirmations. Okay? Pwede mong puntahan yung transaction link sa Etherscan at malaman mo kung anong naging status nitong iyong transaction. Okay, Ether value about $20 overview. So, ito yon. Ito yung akin. No out. Transaction hash. Sa ating transaction hash, wala pa. At yun, basically sabi successful. $4 lang ang naging actual. So, nakatipid ka. Instead na nung sinasabi kayo na about 550 pesos, so that's about $11. So, naging actual mo, $4 lang. So, maganda ngayon magpalit kasi mabilis. And yun, pansin nyo, tumaas na to $1,000 yung Ethereum. Pero syempre, may gas fee nga tayo doon na kailangang nanandun kanina na about $20. So, medyo nakaltasan din yun. So, basically, ang nailipat lang natin is about 986. Okay? Go to the Ronin Bridge again. Pero this time, you will deposit with to your Ronin account from your MetaMask. Okay? So, you will deposit to your from your Ethereum network. Yung Ethereum network ko is 1787. Ito yon, MetaMask yan eh. Okay? Yan ang A7E7. To my Ronin address. And what's my Ronin address? Siyempre, punta mo kung saan mo siya gustong dalhin. Gusto ko siyang dalhin halimbawa sa isang account ko na halimbawa, ilagay ko siya dito sa Hatchery. Parang dito yung nagkakalituhan. Okay? So, ito para zero, para mamonitor na exact. So, ito, ilalagay ko siya dito. Dito ko siya dadalhin. Copy mo lang yon sa Hatchery na yon. Paste mo yung Ronin address. Okay?
And just the asset, of course, it's Ethereum. And dito, syempre, 0.3111 yung available mo sa loob ng MetaMask. But don't forget, meron pa rin tayong gas fee. So, yung gas fee na yon sa Ethereum, in Ethereum is deposit Ethereum, 0.0082 roughly yung mga oras na to. Okay? Hindi mo pwedeng ilipat itong buong 0.311111 kasi kailangan mo i-minus yung 0.0082 para hindi ma-block yung confirmation. So, I have 0.311059 minus 0.0082. So, pwede ko na i-transfer ay 0.30339. So, pwede kong 0.3034. Diba? Yun pwede natin i-transfer. And then, let's try. Sana yun pa rin. Wala pa, sana walang nagbago. At yun, insufficient funds kasi nagbago na naman. Di ba? Bilang tumaas. Kaya na 0.08 lang. Ngayon, bilang tumaas. Okay? So, baguhin natin. Pwede mong baguhin dito yung gas fee. Gusto mo mas makamura ka. Pero, wala masyadong kaibahan eh. So, baguhin na natin yung bilang nating amount. So, 0.1 na lang daw siya. So, again, ulit natin yun. 0.3111 minus 0.10 something yung kanina. No, sorry. 0.01. 0.3111 minus 0.01. So, 3011. So, pwede natin isuga na 0.302. Baka magmura naman. Reject mo na yung previous transaction. Ganun pa din. Ganun pa din. Mahal talaga. Sorry ah. Mahal talaga. Balik natin. Sige, 0.301 daw talaga eh. Umaasa pa tayo kasi. Magmumura. Yung pataas ng pataas. Taas ng pataas, kinukulang ng kinukulang ating gas fee. Tignan natin ha, kung talagang pataas ng pataas. Yun, inaccept niya na. Kasi lampas na tayo ng konti. Pero kasi, $33 yung sinasabi niya doon, na approximate. Tignan natin kung yun talaga yung actual in USD. Oo, nasa ganun niya, $28. So, magiging final siguro niyan, nasa $28, $26 roughly. O kasi dito tayo sa mga bandang average. So, check natin kung yun nga. Okay na tayo sa Binance. Close ko na yan. Tang. Okay. Okay, you can view sa Etherscan kung pumapasok na siya. And just wait. Sabi dito, 45 seconds lang naman yung transaction na yun. So, medyo mabilis. Ang maximum, okay, para maximum transaction cost or fee is 33. Nga, 30.30 dollars, pero tingnan natin kung ano magiging final. Ayun. Ito yung naging final. $25 lang. Okay? So, kapag naging successful na rito, dapat waiting game na lang tayo kay Ronnie na mag-reflect yung amount na yon, kasi dun pa ulit miminahin niya. Okay? Tapos na yung trabaho ni MetaMask. Dapat si MetaMask mo, ubus na yung pera. Ayun, bumaba na siya. Bumalik na siya sa $10 na lang ulit. Okay? There you go. Hintay-hintay lang tayo na pumasok siya sa ating pinaglipatan. So, mabilis-bilis lang din yan. Hintay siguro tayo. Usually, dito sa mga gantong pagpunta sa Ronin, nasa 1 to 3 minutes lang din siya. So, hintay na lang ulit tayo. A few inches later. Ayun! So, finally, pumasok na. Meron tayong 0.3 width. So, basically, ang nangyayari, meron tayo about permanent loss. Diba? For the sake of comparison, 1,000 yung itinawid natin from Binance. Pero naging equivalent na lang niya ngayon is about 970. So, may $30 ka na na-consume. So, in peso, 1,500 pesos. Yung naging total gas mo ng pagtawid mo. Okay? So, always take note of that sa inyong mga pricing kasi lagi dapat yung mga maliliit na mga bagay na to, like gas fee, lagi yung i-account sa pricing, kung magbibili kayo ng aksi ngayon and then you will sell it, lagi yun. Hindi libre ang gas. Okay? So, that's it for today. At salamat sa inyong pakikinig. Yo!